Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Malalim na ang gabi, pero hindi pa rin ako makatulog. Panayang ikot ko sa higaan hanggang sa napagdesisyonan kong bumangon na lang muna. Binuksan ko ng konti ang bintana at hinayaang pumasok ang malamig na hangin. Bubusugin ko na lang muna ang mga mata sa tanawin ng gabi. Baka sakaling dapuan ako ng antok. Lumipas ang mahigit 2 oras. Ngunit nananatiling mulat ang mga mata ko. Pati diwa ko, ayaw yatang matulog. Marahan kong minasay ang aking mata at sentido. Nasa ganong posisyon ako nang may biglang umalingaungaw na tunog ng uwak. Napatigil ako bigla sa aking ginagawa. Napaisip ako sa sinabi ni Mama Lucia nung nakarang araw. May napapansin na raw siya sa aming lugar magmula nang pumasok ang kasalukuyang buwan. Sa tuwing maghahating gabi, magsisilitawan na raw ang mga uwak na minsan ang gumambala rito sa baryo namin noon. Tanda ko pa nung nagtanong ako kung ano bang meron sa uwak. Ang sagot ni Mama Lucia, ito raw ay isa sa mga sugo at alaga ng aswang. Kapag may lilitaw na uwak sa isang lugar, hindi nalalayong may aswang na naninirahan dyan. Teka, hindi kaya may aswang na rin dito sa amin? Sa isip-isip ko, kinilabutan ako sa naisip. Kaya dali-dali kong sinarado ang bintana. Bago ko pa man ito makandado, may naaninagan ako sa hindi kalayuan. Nakarinig ako ng tunog ng uwak. Matapos ang tunog na yun ng uwak, ay dumapo ito sa likurang bahagi ng puno ng saging. Ilang sandali pa, ibiglang may lumabas na tao. Nagmamadaling naglakad palayo. Namilog ang mga mata ko sa nakita at napatulala saglit. Uwak? Na naging tao? Wala sa sariling napatakbo ako sa higaan at nagtalokbong ng kumot. Hindi na ako nakatulog ng gabi na yun sa pamamalagi sa isipan ng nakita at halos mag-uumaga na nang ako'y nakatulog. Kaya tinanghali na ako ng bangon. Kaya naman bumungad sa akin ang mala-armalite na bunganga ni Mama. Bumangon ka na rin! Aba, ayaw talaga ah! Kaya napatayo ako ng 2 oras nang akbang bubuusan ako ni Mama ng mainit na tubig. Babangon na nga eh! Nagdadabog akong nagmarcha palabas ng kwarto. Pagkatapos kong mananghalian, ay nagtungo na ako sa balon upang mag-igib ng tubig. Bit-bit ko ang 2 naglalakihang galon at nakasabit naman sa aking leg ang timba. Upang marating ang balon, kinakailangan ko munang dumaan sa makipot na daan na nasa gitna ng mga naglalakihang puno at nagtataasang mga damong ligaw. Hindi ko rin kinalimutang magdala ng pamalong kahoy dahil minsan na akong may nakasalubong na ahas sa daan. Pasipol-sipol kong nilampasan ang makipot na daan yun. Parang normal na lang sa akin. Napangisi naman ako nang makita ko na ang balon, pero bago yun,
ay madadaanan ko muna ang bahay ni Tia Loning. Siya ang nakatatandang kapatid ni Lola Olivia. Tia! Tinawag ko pa ito nang matapat ako sa bahay nila. Walang sumagot, kaya dumiretso na lang ako. Siguro nasa bakanteng lote ito, nagpapastol ng mga alagang kambing. Nang mapuno ng tubig ang dala kong galon, ay umuwi na ako. Ngunit bago yun, ay muli ay dumaan muna ako sa bahay ni Tia Loning kahit na walang tao. Umupo ako sa upuang gawa sa kahoy sa harapan ng bahay nila. Nakasanayan ko na itong gawin kasi sa tuwing daraan ako rito. Pinapakain ako ni Tia Loning ng luto niyang biko na siyang pinagkukunan niya ng panggastos. Wala rin kasi itong anak dahil hindi nag-asawa. Kaya minsan kapag hindi naubos ang paninda niya itong biko, eh sa akin mapupunta ang mga to. Ang tagal naman ni Tia. Nakasimangot kong turan. Naghintay pa ako nang may bigla na lang kumalampag sa kusina nila. Napatayo ako. Hindi kaya nasa loob lang si Tia? Sa isip-isip ko, lumapit ako sa pinto, ngunit nakakandado naman ito. Nanlaki ang mga mata ko sa biglaang naisip. Magnanakaw. Agad akong kumilos. Dumaan ako sa likuran ng kanilang bahay. Sa pagkakaalam ko ay may butas kasi ang bubong dun, kaya pwedeng mapasok. Kaya dun na rin ako dadaan. Yun na nga ang ginawa ko. Maingat kong niligid ang bahay ni Tia. At iniwasan ko ang makalikha ng kahit anong ingay. Dahan-dahan na akong paakyat ng bubong nang may maaninagan na ako mula sa bintana. Kaya kaagad-agad akong yumuko at lumapit sa may bintana. Nang makalapit, ay dahan-dahan akong sumilip sa gilid ng bintana. Magnanak! Pasigaw na sana ako nang natutob ko ang bibig at dali-daling napadapa nang mapagtanto kong aking nakita. Hindi ito tao kagaya ng inaasahan ko, kundi isang malaking ibong itim na nakatayo sa harapan ng lutuan. At may kung anong kinakalikot ito ron. Nakatalikod ito sa direksyon ko, kaya hindi ako nito napansin. Ako naman sa kabilang banda ay hindi makapaniwala. Alam kaya ni Tia to? Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Iniangat ko ang aking ulo at sinilip ito muli. Makikitang isinalang nito sa apoy ang malaking kawa. Naikubli kong muli ang sarili nang magtungo ang nilalang na yun sa tapat ng pinagtataguan ko. At halos bumaliktad ang sigmura ko nang ibuhos nito sa mismong harapan ng isang palangga ng pulang likido. Dugo? Dugo to? Sa isip-isip ko, mariin kong tinakpan ang aking ilong at bibig nang pumasok sa pang-amoy ko ang masangsang nitong amoy. Sa tingin ko ay bagong katay lang ang may-ari ng dugo nito dahil hindi pa ito natutuyo. Sa muli kong pagsilip, hindi ko na kinaya at napatakbo na ako palayo. At sa pagmamadali ko ay naiwanan ko pa ang dalawang galon doon. Dahil ang aking nakita ay dalawang pugot na ulo ang isinalang nito sa apoy. Butil-butil ang pawis na napaupo ako sa pinakasulok na bahagi ng bahay namin. Tinanong kagad ako ni Mama kung bakit ako nagkaganon at kung nasaan ang inigib ko. Hindi ko siya masagot dahil
Nanginginig ang buong katawan ko sa nakitang yun. Ilang araw akong hindi bumalik dun. At si Papa nang kumuha sa naiwan kong inigib. Sa tuwing sasadya naman sa Tia Loning sa bahay, eh mas pipiliin kong magtago sa kwarto kaysa magpakita sa kanya. Dahil di ko alam eh. Natatakot na ako pag naroroon na siya. Ilang beses din akong tinanong ni na Mama at Papa sa biglaang pag-iba ng kilos ko. Tanging pananahimik naman ang naging tugon ko. Kinagabihan, naiwan ako sa sala dahil sa sinasagutan ko pa ang mga takdang aralin. Nag-alas 11 na lang at hindi pa rin ako tapos. Nasa kalagitnaan na ako ng pagsasagot nang may dumapong mabigat na bagay sa bubungan. Napatigil ako. At sa hindi ko malaman na kung saan, ay biglang nagsili para ng mga uwak. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, hindi marami, na hindi ko malaman kung saan nang gagaling. Ma! Tinawag ko si Mama, pero parang bingi ito. Dahil wala akong sagot na natanggap. Ma! Pa! Pinihit ko ang siradura ng pinto ng kanilang kwarto. Pero hindi ito mabuksan. Pinukpok ko na ito pero wala pa rin. Ngunit sigurado naman ako na nasa loob lang sila. Kinalampag ko ng kinalampag ang kwarto nila Mama. Ngunit parang walang naririnig ang mga ito. Nang maya-maya pa, ay biglang may kumatok sa harapang pintuan namin. Doon ako napatigil. Mahina lamang ang katok. Ngunit patuloy lang ito sa pagkatok. Hanggang sa palakas ng palakas, na sa tingin ko ay plano nitong gibain at wasakin ang pinto namin. Hindi ko alam ang gagawin. At hanggang sa ngayon, ay wala pa rin sila Mama at Papa. Nananatili lamang akong nakatayo. Natataranta sa kumakalampag sa harap ang pintuan namin. Nang biglang bumukas ang mga bintana namin. Sigurado ako na isinarado yun ni Papa kanina bago ito pumasok sa kwarto. Takot ako na parang natulala lamang ako. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kasunod nun ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Nakakabinging katahimikan. Nang bigla na namang nagsipaso ka ng napakaraming uwak at sinugod ako. Lumayo kayo! Lumayas kayo mga uwak! Iwinasiwas ko ang dalawang kamay ko pero wala man lang natamaan sa kanila. Umabot yun ng mahigit 10 minuto at saka nawala na lang ang mga to. Ngunit kasabay nun ay ang paggalabog ng mga nagbukas ang mga bintana at sabay-sabay itong gumawa ng ingay. At dun pa lamang nagbukas ng silid sila Mama. Oh, ano bang pinagagawa mo, ha? Gabing-gabi na. Naglakas loob ka pang mag-ingay. Asik ni Mama sa akin. Hindi rin nagpatalo si Papa at umarangkada na rin. Kung di mo masagutan yung takdang aralin mo dahil walang kalaman-laman yung utak mo, matulog ka na lang. Hindi yung mag-iingay ka pa. Ma! Pa! Seryoso kayo? Hindi ako yung nag-ingay. Paliwanag ko. Magligpit ka na nga. Matulog. Sagot naman ni Papa. Pa, yung uwak na sinasabi mo, nakita ko. Sa sinabi kong yun,
ay napatingin silang dalawa sa isa't isa. Hindi kaya alam nila ang bagay na to. Matulog ka na. Hindi ma. Bakit ba mayroong pumasok na mga uwak dito sa bahay natin? Totoo sila. Sagot ko naman. Sa pagkakataong ito ay mas nangibabaw na sa akin na malaman ang totoo. Dahil minsan ang naikwento ni Mama sa akin ang mga to. Mga ilang taon na ang lumipas at hindi ko lang binigyan ng pansin dahil ang akala ko ay pananakot lang sa akin. Pinaupo ako ni Mama. Magkatapat na naupo kaming tatlo. Kamakailan lang natuklasan namin na biglang umulong si Mama at napatingin kay Papa na para bang gusto niyang si Papa na ang magtapos ng kanyang salita. Ang mga uwak na yun ay alaga ng tiyaloning mo, mahinang sambit ni Papa. Tila binuhusan ako ng tubig sa aking narinig. Panandaliang napa ako ang tingin ko sa dalawang kaharap. Ibig bang sabihin? Ang nakita ko sa bahay ni Tia nung isang araw ay mismong alaga nito. Pero bakit? Paano? Mga katanungan ko sa aking isipan. Ibig sabihin, aswang si Tia? Tanong ko. Agarang nanalaytay sa kabuuan ko ang kilabot nang sabayang tango ang isinagot ni na Mama at Papa. At ilang sandali pa, nagsibukas muli ang mga bintana. Umalingaw-ngaw ang boses naming tatlo sa pagsisigaw sa takot at gulat nang diretsahang inatake kami ng mga uwak. Kung marami ang umatake sa akin kanina, eh mas dumubli pa ang bilang ngayon. Hindi ko na makuhang maangat ang tingin dahil yukong-yuko na ako kaya iiwas sa mga ito. Pati si na Mama at Papa ay hindi na malaman ang gagawin. Manahimik kayo. Kung ayaw ninyong kayo ang unahin ko. Madiin ang bawat bigkas ng tinig sa mga katagang nagsisilbing banta. Ilang sandali pa ay biglang nagkumpulan ng mga uwak. Nagdidikit ang mga ito. At nagmistulang tao ang mga uwak. Dahan-dahang hinapit pataas ang mga mukha namin. Kagaya ng aking inaasahan at dahil na rin sa nalaman ko, stialoning ang aming kaharap ngayon. Basang-basa ito na parabang naligo ng langis. Dahil kitang-kita ko ang panginintab sa kanyang balat. Pagkasabay nun ay ang masangsang nitong amoy. Walang salitang maririnig mula sa amin nila Mama. Tikom na tikom ang aming bibig. Hindi rin makuhang kumilos. Dahil sino ba naman ang makakakilos sa ganitong uri ng sitwasyon? Pumikit si Tia Loning. At ilang saglit pa'y nagmukhang nakakatakot ito. Nakatayo ang buhok. Naging maitim ang balat. Ganon din ang ngipin. Purong puti ang mga mata. At lumiit ng kaunti ang figura niya. At para itong pilay kong maglakad. Panatilihing lihim ang nalalaman. Kung ayaw ninyong mauna kong kuhanin ang inyong dugot laman. Pabulong nitong sad na nanunot sa bawat kalamnan ko. Hindi naman nagtagal si Tia Loning at ang mga uwak. Sa isang kurap lang ay humalo sila sa hangin at hindi na nakita pa. Magmula nun
hanggang ngayon. Inananatiling lihim ang tungkol kay Tia Loning at sa mga alaga nitong uwak. Napilitan din kaming manahimik dahil sa takot sa ibinigay nitong banta. Sa katunayan, wala naman siyang binibiktima rito sa lugar namin. Wala rin kaming naririnig na usaping may naganap na patayan o mga nawawalang tao sa kapitbahay o karatig bayan. Kung nagulantang ako sa natuklasan kay Tia, mas nahuhulog ako sa malalim na pag-iisip kung saan ito nagtutungo tuwing gabi upang makahanap ng sariwang dugot laman na ipapakain sa mga alaga niya. Sa sagingan, sa hindi kalayuan mula sa aming bahay, gabi-gabi ko siyang nakikitang doon nagpapalit anyo sa tuwing sasapit ang alas dos ng madaling araw. Sa hapon naman, kapag nag-iigib ako ng tubig, doon sa balon ay lagi ko na lang nakikitang may nakatambak sa likuran ng kanilang bahay nang minsan sadyain ko itong silipin. Mga buhok ng tao, koko, mga patak ng dugo sa mga dahon, at minsan pa mayroong binti at braso. Isang lupalop ng mundo nga bang pinagkukunan niya ng mga to? Ang kasagutan, hindi ko rin malaman-laman hanggang sa puntong ito. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po nating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel, maraming maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po magdagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming maraming salamat. Gumari din po. Pwede pong paki-share po. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out sa mga taga Mantinlupa po dyan, kay Boss Rolly, kay Boss Alan, kay Boss Ramil, kay SG Pampelo Gomez Reyes, at sa Cuerdo Family from Albay. Shout out po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po. Happy listening to Villanes Family, especially kay Lisa, Eric, Vani, Eddie, at kay Tandang Elena Villanes ng Bacolod from Boss Evans. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Beshin 6045. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Dalisay Concepcion. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may samahang maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Elena Ravina Villanes. Happy 90th birthday po.
More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Ma'am Elena. Shoutout din po kay Ma'am Jacqueline Espino. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Marlon Perez. Ito boys, salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ruel Verano dyan po sa May Cebu. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Lola Cording ng Suha, San Teodor, Oriental, Mindoro. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po sa tropang One Battle. Mula po kay Boss Ryan Valenzuela. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Biloy Sevilla. Kay Boss Raul Manderegma. Kay Boss Rundi Espiritu. Boss Oliver Sotel. Boss Nonoy Panesan. Boss June Lloyd de Los Angeles. Boss Stephen Sevilla. Boss CJ Kalikot. Kay Boss Reynante Escuña. Kay Boss Sam Tayas. Kay Boss Doc Cesar Eusebio. Shoutout po sa inyo dyan po sa May Blooming Tree, Dimasalang. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Ryan Valenzuela, shoutout po sa iyo, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Deepred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Deepred. Deepred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Deepred. May time po kayo, bisita na po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Marvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoya. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor. Kay Boss Christian and at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos Family dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie De Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Tapos Lia Estoke, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Boss Roddy TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Roddy TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po siya na. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abilar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaywa, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po.
Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Pastor Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. The Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita F.L., shoutout po. Boss James Chanag, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, Boss. May time po kayo, bisita na po siya po, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Plokski, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Bless Navaja, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Miraisa Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Snack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boko, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po ko sa Alapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, hindi po kasi ang bedtime stories, bisita lang sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, Boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manila at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang sa channel nila. Boss Nico, shoutout sa'yo, Boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cone, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa'yo, Boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Reina Zacate, Boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po din yung ating kwento, pakihit lang po ang like mo at patinid po sa subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.